Tayo po na malimit na naglalakbay. Those of us who often travel by plane, we are familiar with every instruction before take-off and before and after landing. Po ba, mga kapatid? Kahit na tayo 100 times nang sumakay sa eroplano or more, ganon at ganon ang ating naririnig. Meron bang pagbabago? Wala. Bakit? Sapagkat ang bawat piloto, ang bawat airline company ay tinitiyak na tayong mga pasahero, tayo dapat ay nakakasunod sang-ayon sa kanilang patakaran. Hindi po sang-ayon sa ating kagustuhan. Halimbawa, habang tayo ay, yung eroplano ay nag-landing na, marinig natin ang ganitong salita ng piloto. As we exit the plane, make sure to gather all of your belongings. Anything left behind will be evenly distributed among the flight attendants. Please do not leave your children or your spouses. Parang biro, di po ba? Talagang biro yan, sapagat hindi yan ang ating maririnig. Bakit, mga kapatid, na gaya ng aking nabanggit, ang bawat airline, ang bawat piloto, bawat flight attendants, sila ay instructed sa lahat ng mga bagay na kanilang gagawin. In case na merong mangyari sa loob ng eroplano, alam nila kung anong gagawin. Halimbawa, may nagkasakit na pasahero. Mayroong failure sa anumang mekanismo, anumang instrumento ng eroplano na nakakaapekto sa paglipad nito at sa paglanding. Alam nila kung anong gagawin. Mayroong nasunog, may sunog sa loob ng eroplano, alam na gagawin ng mga piloto at mga attendants, mga stewardess, kung anong gagawin nila. At ito'y kanila itong malinaw na sinasabi sa lahat ng mga pasahero. Sa ating spiritual na buhay throughout the century, mga kapatid, ang Diyos ay pinaalalahanan tayo bilang mga Kristiyano kung sa papanong bagay tayo dapat makitungo sa ating Diyos. Isa sa malimit na nagpapaalaala sa atin ay ito, mga kapatid. Itong nasa ating harapan. At muli sa umagang ito, bagamat ang ating oras ay medyo gahol na sapagkat ngayon ay last Sabat ng taong ito at marami tayong ginampanang bahagi ng paglilingkod, atin pong tiyakin na sa atin pong pakikibahagi sa gawaing ito, alam natin kung bakit tayo ay nakikibahagi rito. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 11, we'll start from verse 23. Ang sabi rito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, nang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at inuman ninyo ang saro ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon.
verse 28. Kaya datapuat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kung atin titingnan ang instruction na binigay ni Apostol Pablo, ayawan ang pakikiba doon sa binigas ni Lucas na binasa, Pastor Yusel, ni Mateo at saka ni Marcos, mga kapatid. Bakit? Oh, sapagkat bagamat si Pablo ay huli sa lahat, sinundan niya kung ano ang nauna. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagsalita nito. Sa mga talatang ito, tatlong bagay ang atin pong dapat titingnan. Unang-una, ang mga talatang ito ay nagsasabi na kailangan nating tumingin sa ating likuran. Ang sabi, at ikalawa, kinakailangan natin tumingin sa ating hinaharap. At ikatlo, kailangan nating tumingin sa pangkasalukuyan. Ang sabi sa mga talata, verse 25, ang sabi rito, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo nagsisikain sa pag-alaala sa akin. Ang sabi diyan, gawin natin ito sa pag-alaala sa ating Panginoon. Amin na mahal na mga kapatid. Ano ang ating inaalala sa Panginoon? Ang kanyang banal na sakripisyo na sinagawa. Ibinigay niya ang kanyang sarili alang-alang sa inyo at sa akin. Ikalawa, ang sinasabi diyan, ito ay hindi lamang pagtingin natin sa nakaraan, kundi ito ay pagtingin natin sa hinaharap. Ang sabi diyan, sapagkat sa tuwing ating gagawin ito, verse 26, ipinahahayag natin ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Kaya nga mga kapatid, ang sabi sa verse 27, kaya. Ang sinulat ko diyan ay English, ano po? Sa English ay therefore. Nung aking tiningnan ang salitang therefore, ito pala ay tinutukoy na sentence connector. Mga kapatid, ano? Nagko-connect ng mga sentence. Ibig sabihin, may dalawang bagay siyang dinudugtong. Sa puntong ito, mga kapatid, ano ang idinudugtong ng verse 27? Kung atin titingnan, ang sabi rito, ang una, kaya tayo ay tumitingin sa nakaraan. Bakit, mga kapatid? Sapagkat sa pagtingin natin sa nakaraan, doon natin makikita ang ating Panginoong Hesus na nabayubay sa krus. At ating titingnan ang ating hinaharap ng Hesus na ito'y umakyat sa langit ang kanyang pangako sa kanyang mga alagad. Ako'y babalik muli at kayo ay aking kukunin at tayo magkakasama magkakailanman at hindi na magkakahiwa-hiwalay pa. Tumitingin tayo sa nakaraan at tumitingin tayo sa hinaharap. Subalit huwag nating kalimutan mga kapatid ang verse 27 na ito. Therefore, habang tayo tumitingin sa nakaraan at habang tayo tumitingin sa hinaharap, huwag nating kalimutan tingnan ang kasalukuyan. Mga minamahal na mga kapatid, yan po ang sinasabi rito. Sa papaanong paraan natin titingnan ang kasalukuyan? Ang sabi rito sa verse 28, siyasatin natin ang ating sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Bakit kailangan natin siyasatin ang ating sarili? Titingnan natin kung tayo ba ay nakaugnay pa sa Panginoon o baka tayo ay malayo. Baka sinasabi natin, tayo ay Kristiyano. Subalit sa totoo, hindi pala tayo Kristiyano, malayo na pala tayo
sa ating Panginoon. Tama, kinakailangan natin tumingin sa nakaraan, kinakailangan tumingin sa hinaharap, subalit huwag nating kalimutang tumingin sa kasalukuyan. Subalit mga kapatid, ano ba talaga ang dapat nating titingnan? Noong gabi nung hinuli ang ating Panginoon Jesus, samantalang sila'y nasa halamanan ng Getsemane, dumating ang mga arresting officer. Tinanong ng ating Panginoong Jesus ang mga taong ito, sino ang hinahanap ninyo? Maraming mga tao ngayon at paro at parito, maraming hinahanap sa sanlibutan ito. Subalit ang tanong ng ating Panginoon Jesus, sino ba talaga ang ating hinahanap sa kasalukuyan? Sa mga dalagat binata, sino ba ang inyong hinahanap? Tanong ng ating Panginoong Jesus, sino ba ang ating hinahanap? Alalahan niya natin mga kapatid, sa tuwing inaalaala natin ang mga bagay na ito. Ang bagay na ito ay nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa nakaraan at sa darating. At habang isinasagawa natin ang bagay na ito, nakibahagi sa dulang na ito, dapat nating alalahanin na ito'y nagsisilbing linya na umuugnay sa lupa at sa kasalangit. Subalit huwag nating kalimutan, mga minamahal na mga kapatid, ang kasalukuyan. Ang nakaraan, hindi na natin mababago ang history. Nangyari na. Wala na tayong magagawa. Nangyari na yon. Ang future, mga kapatid, hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung sino. Tama, ano? Bagamat tiyak natin na tayo ay maliligtas, pero alam natin ang Panginoon lang. Sa Panginoon lang, sa kamay ng Panginoon lang, ang lahat ng mga bagay. Subalit huwag tayo matakot mga kapatid. Huwag tayo mag-aalala, kasama ba kayo, ba ako, kabilang ba ako sa mapapalat at magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Huwag tayo po matakot mga kapatid. Bakit? Wala tayong dapat ikinakatakot kung sa ngayon, mga kapatid, tiyak natin na tayo ay nakaugnay sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, therefore, kaya nga mga minamahal na mga kapatid, sa oras na ito, sa araw na ito, titingnan natin ang ating sarili, tayo ba ay nakaugnay sa ating Panginoong Jesus o hindi? Magtatapos ng taong 2015, mga kapatid. Ilang araw na lang darating ang 2016. Amin na mahal na mga kapatid. Hindi natin alam kung ano yung ating kinakaharap. Hindi natin alam, mga kapatid, kung anong mga hamon ang ating kakaharapin pa. Subalit, ang tinitiyak sa atin ng banal na kasulatan, ang Diyos ay lagi nating kasama. Ang biyaya ng Diyos ay Kanyang ipinagkakaloob sa lahat ng mga tao. Subalit ang sino man natatanggap sa Kanya, yun lamang ang makatatanggap ng Kanyang pagpapala. May hawak po ako ditong laruan. Sa kamay ng bata, ito ay simpleng laruan lang. Subalit, sa kamay ng mga eksperto, ito marahil ay makakagawa ng ibang mga bagay. Ano ho? Ito ay, hindi pa ako sanay na gumamit nito. Pero sa kamay ng mga eksperto, mga kapatid, marami silang magagawa dito. Ano ho? Meron silang tinatawag na walking dog, meron silang tinatawag na Eiffel Tower. Marami silang mga ginagagawa dito, mga kapatid. Ito ay tawagin natin ayoyo. Hindi ko alam kung paano ito.
Kaya mga kapatid, tama, itong plastic na ito, kapirasong plastic, pag ito'y hiwalayin natin, magiging walang halaga ito. Sa kamay ng eksperto, ito'y nakakatuwa, nakakawili panuurin mga kapatid. Subalit huwag natin kalimutan ang isang bagay na mahalaga rito. Ang isang bagay na nag-uugnay sa bagay na ito at sa kamay ng taong gumagamit na ito, itong linyang ito, mga minamahal na mga kapatid. Huwag nating hayaang maputol ang linyang ito upang tayo mananatili sa kamay ng eksperto, sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Sa taong ito, tayo'y gagabayan ng Diyos. Saan man tayo pupunta, saan man tayo tutungo, anumang mga bagay ang ating gagampanan, anumang mga bagay ang ating gagawin. Sa mata ng bata, hindi nakikita ang kawiwilik kamangha-manghang gawain ito. Subalit sa kamay ng Panginoon, ito'y magiging mahalaga. Kaya nga mga minamahal mga kapatid, sa tanghaling ito, muli nating alalahanin ang dakilang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, ang kanyang bugtong na anak na si Jesus.